everyone, so welcome back again to my YouTube channel. And for today's vlog, guys, update ko kayo kay finbro.ph. Para po sa mga hindi pa nakakapag-loan dito kay finbro.ph, update ko kayo para sa mga details, sa mga pagbabago about dito kay finbro.ph, and then kung paano mag-loan, at kung magkano yung first loan mo dito kay finbro.ph. But before that, guys, para nga pala sa mga hindi pa po nakakasali sa ating pag-giveaway, huwag mo kalimutang mag-subscribe, i-like ang video na to, at mag-comment ka na rin dyan sa baba para automatic na makasali ka sa ating pag-giveaway. So yan, guys, balik na tayo about kay finbro.ph. Si Finbro po ay walang application, so hindi mo siya makikita sa Google Play Store. So si finbro.ph is my website sila. Nandyan po yung link sa pinned comment at sa description box. Pwede nyo yun, guys, i-click para mag-direct kayo sa kanilang application. Ayan, guys, kung ikaw ay nakapag-try na kay finbro.ph at last time is hindi ka na-approve, try mo itong sasabihin ko, baka sakaling makatulong sa'yo, no? So, if you're interested sa video na to, so keep on watching. So yan, guys, disclaimer po muna, no, this video is not sponsored at hindi tayo agent or promoter ng finbro.ph. Dito, guys, i-share ko lang sa inyo kung ano-ano yung mga ginawa ko sa pag-loan dito kay finbro.ph. So sa video na to, i-share ko din sa inyo kung magkano yung interest at kung magkano yung loan amount dito kay finbro.ph. So yan, guys, proceed na tayo dito. Nga pala, guys, may nauna akong video about dito kay finbro.ph. You can check dyan sa uploads, nandyan siya, or i-attach ko sa description box yung link para mag-direct kayo doon. Kasi doon, guys, pinaliwanag ko yung full details kung paano mag-loan dito kay finbro.ph. So dito, guys, papahapyawan ko na lang kayo ng pag-loan dito kay finbro.ph kung anong requirements, no? So dito, guys, need mo dito, guys, ng one valid ID. And then dito, guys, sa finbro.ph, dati kasi, guys, na bank lang ang disbursement nitong finbro.ph. Ngayon, guys, is pwede na po sa GCash. And direct sa GCash yung iyong loan amount. And then dito sa finbro.ph, ang loan amount po is 1,000 to 50,000. Pero, guys, sa ID, kakaunti lang yung available na ID nila dito. Dito, guys, kung ikaw ay merong available na SSS ID, UMID card, and then driver's license, is pwede ka makapag-apply dito at makapag-proceed sa next step. Kasi, guys, yun lang yung tatlong ID na hinahanap nila at pwede dito kay finbro.ph. Hindi pwede yung PhilHealth, hindi pwede yung PIN-ID, PRC. So, yun lang talagang tatlo. Dito, guys, mag-a-add ka ng details about your personal information, contact information, and then get ng verification code, and then you will set your password, and then check mo yung continue, no? And then dito, guys, si finbro.ph, para siyang si OLP or si Online Loan Pilipinas. So nga pala, guys, sa mga gustong mag-loan kay Online Loan Pilipinas, nandyan din yung link ko sa pinned comment and then sa description box. Try nyo na rin yung OLP kasi na-try ko siya, is mababa siyang magbigay ng interest. Biruin mo sa first time mo mag-loan sa kanya, 50 pesos lang yung ibabawas. So yan, guys, proceed na tayo kay finbro.ph. Alam nyo ba, guys, na pwede mong i-uncheck, guys, yung borrower's advantage package nila para bumaba yung interest na ibinabawas doon. Pero, guys, dito kay finbro.ph, walang kaltas yung kanilang loan amount na ibibigay sa'yo. Halimbawa sa 2,000, 2,000 talaga na buo yung makukuha mo. Yun nga lang, guys, ang sa pagbabayad na, dun sa total repayment, doon na madadagdagan. Halimbawa sa 2,000 pesos, 3,057 na yung babayaran mo. Ang kagandahan naman dito, guys, kay finbro.ph, na 30 days siya. Hindi na siya 7 days. Hindi din to 15 days. 30 days talaga siya. 1 month to pay itong finbro.ph. So yun, guys, yun lang pinakang update ko dito kay finbro.ph, na pwede na nga siya sa GCash. Dati kasi bank lang. And then, guys, buo mo siya makukuha. Yung 2,000 pesos ko, 2,000 pesos ko talaga siyang na-receive. And then sa total repayment na nga is 3,057. Pwede mo siyang i-uncheck yung borrower's advantage package para bumaba yung iyong interest na idadagdag. Yun nga lang, guys, is magdadagdag ka ng ipapasa mong document sa kanila kapag ini-uncheck mo yun. So, i-uncheck mo na rin, guys, kung gusto mo talagang mababa yung total repayment mo dito. Pero yun, guys, is subject for approval pa rin. So, yan lang, guys, yung pag-loan ko dito kay finbro.ph. Kung ikaw ay nakapag-second loan na dito kay finbro.ph, kindly comment down below kung magkano at kung magkano yung total repayment para ma-share natin sa iba at para mabasa nung iba para magkaroon sila ng idea
And then, ma-aware na rin sila sa finbro.ph, no? Kung ikaw naman yung nakaranas ng mga pangit na experience, share mo na rin dyan. And then, kung ikaw na nga yung may katanungan pa about sa mga iba pang loan application na na-feature ka sa akin channel is, welcome ka po magtanong, no? So, yan guys, kung ikaw po ay hindi pa nakasubscribe sa akin YouTube channel, kindly click the subscribe button at hit mo rin yung notification bell para updated ka sa ating next vlog.